Magandang araw ulit mga kaibigan. Ako po ay nalulungkot at ako po ay humihingi ng tulong sa kung sino man po ang may may kakilalang abogado, lawyer. Ako po ay nangangailangan ng serbisyo po ng isang abogado ngayon, lalo na po yung mga magagaling dyan ng mga abogado, kailangan ko po ang inyong serbisyo. Mangyari po kasi mga kaibigan, kaninang umaga kasi ako po ay nakatanggap ng subpoena mula sa regional trial court dahil ako po ay ihinabla. Ako po ay dinimanda sa kasong illegal possession of cute face. Well, mga kaibigan, ako naman po aminadong guilty ako doon sa kasong yun. Hindi naman na po kailangang idemanda pa ako ng illegal possession of cute face. Naamin ko naman guilty ako. Pero hindi ko naman po siguro yung kasalanan, di ba? Dapat sisihin nila yung magulang ko. Masakit ako ang dinidikdik. Nasaan ang hustisya? Diba? Akala nyo madali? Mahirap. Imagine na. Sasabihin ko sa inyo gaano kahirap. Para baka sakaling tantanan nyo na ako. Ako mahirap na hirap na rin ang kalooban ko. Imagine. Paggising ko pa lang sa umaga, babangon ako. Hindi pa ako nakakapagmumug. Pagsilip ko sa bintana, mga chicks, nakapila kagad. Nung nag-aaral ako, ilang beses ako pinatawag sa office ng dean. Dahil nga yung mga babaeng mga schoolmate ko, classmates ko, hindi na nakikinig sa teacher. Lahat nakatitig na lang sa akin. Kaya pinapatawag ako palagi sa office ng dean. Nasaan ngayon ang hustisya? Kasalanan ko ba? Di ba? Nakakalungkot namang isipin. Hindi ko naman ginusto yun eh. Pero bakit ako pa rin ang pinagbibintangan? Ako pa rin ang salarin. Kaya ngayon, tuluyan na akong hinabla. Illegal possession of the police. Nagawa ko. Ngit-ngit ng pitong pangit. Salbahe negro. Magagawa ko ngayon. Tulungan nyo naman ako. Minsan nagsasawa na rin ako eh. Sasawa na rin ako man babae. Gusto ko na rin man lalaki. Okay, mga kaibigan, wala lang akong maisip. Kung ano-ano lang papasok sa balad na akong conscience. Minsan naiisip ko rin, ayoko na sa earth. Ay, nako. Well, okay. Seryoso tayo ngayon. Seryoso. Seryoso na tayo. Tatalakayin natin ngayon is yung latest issue tungkol dun sa tuluyan ng pagtanggap ni Vice President Lenny Robredo doon sa alok sa kanya ni Pangulong Duterte na siya ang maging co-chairman ng ICAD. Ito yung sa anti-illegal drugs campaign ng government. ICAD, inter-agency, kalimutan ko. Nasa ICAD, about sa
campaign. Though may mga kumakalat ngayon sa Facebook na mga actually hoax yun, ha, huwag niyong paniniwalaan. Bobo yung president, yung vice presidente natin, pero hindi naman siguro ganun katanga para mag-issue ng mga ganung statement. Bobo siya, pero hindi ganun katanga. O, at least pinagtanggol ko siya. Pero bobo talaga siya. Kaya lang hindi siya ganun katanga naman na. Kasi yung kumakalat sa Facebook ngayon, nag-issue daw siya ng statement na ang mga raids daw, walang gagamiting baril ng mga pulis. Hindi naman totoo yun. Basta ang sabi lang niya is bloodshed. Less bloodshed or bloodless operation, mga ganun. At actually, ilang mga articles yung binasa ko tungkol sa statement niya. Pinanood ko rin yung video ng kanyang statement doon sa first meeting ever. And then yung mga statement din nila ko, mga batikos din nila, Bongo, tsaka ni Alan Peter Cayetano, pinanood ko lahat yun. Actually, wala namang nababanggit na masama si Ginang Robredo. Ang totoo niyan, hindi rin niya nilatag yung kanyang plano. Basta wala lang. Parang bobo lang, parang tanga lang sa kanya. Alam yung mga gestures niya habang nagsasalitang ganun, parang abnormal lang, parang tanga lang. Tapos wala siyang plano, wala lahat. Though, masasabi mo talaga bobo siya. Pero oo, ganun lang siya talaga. Mukhang bobo lang siguro. O bobo lang talaga. Pero hindi naman siya ganun katanga para mag-issue ng statement na ang mga magre-raid wala nang gagamiting baril. Hindi naman totoo yun. Exaggerated naman na yun yung mga nakapost sa Facebook. Actually, hoax yun. Kasi pinanood ko lahat yung mga videos and binasa ko lahat yung mga articles available sa internet. Actually, ilang oras akong nag-research, nagbasa about dun sa issue. And then, medyo kumukontra ngayon sa kanya itong si Bongo. Sabi nga ni Bongo, puro ka-criticize, puro ka-criticism. Well, sabi niya, let's just hope na hindi ka mag-fail. Dahil if you fail, sabi niya, the whole administration will fail, the whole government will fail. So how could you fail, sabi niya. Si Alan na Cayetano naman, and sabi niya, good luck. We are now ready for you, sabi niya, so good luck. If we need to, sabi niya, stop politicizing the drug war, sabi ni Peter Alan Cayetano, senator. Well, yun lang, wala, actually 4 minutes lang naman yung speech ni Lenny Robredo doon. 4 minutes and I think 4 minutes and 13 seconds, yeah, to be exact. Huwag na isama yung milliseconds. Hindi naman kasama yun. Well, yun. Wala akong masasabi sa speech niya. Basta masasabi ko lang, parang wala siyang speech. Wala eh. Supposedly, pag humarap kang ganyan sa mga, di ba, first meeting ninyo ng mga magiging tauhan mo, you should have something to present them. You should have something to tell them. Hindi yung magpe-present ka lang dun na ikikriticize mo lang yung president na alam ni president ang mga ganito ko, ganito ganon. Kaya binigay niya sa akin to. Ang sabi nila, pinupolitika ko. Ang sabi nila, gagawin nila, agahanap lang ang president. Alam mo yung kabubuhang mga pinagsasabi na lang niya. Instead of telling her would-be subordinates her plans. Wala eh. Puro, hindi ko nga malaman kung bobo lang talaga o talagang bobo lang. Anyway, hindi ko noon binoto talaga yan. Kasi di ako bumoboto. Pero hindi ko talaga binoto yan. Promise. Binoto ko si Bongbong Marcos. Tapos,
feel na feel pa niya, akala niya ang kanya. Baka hindi niya nabasa yung part dun sa appointment na pwede siyang tanggalin ni Presidente. Anytime the President feels uncomfortable with her anymore as co-chairman of the drug war, pwede siyang tanggalin at any time. Pero yung mga statement, yung mga pahayag niya is parang kampante siya na hanggang sa end of term ni Pangulong Duterte, kasama siya sa drug war. My God! Sakit sa bangs! Sarap batukan ba para pangising? Na i-search niyo sa internet. Search niyo sa internet. Lenny Robredo Nogans. Yan yung ginamit kong keywords kasi nga dun sa mga nababasa ko sa Facebook na yung statement niya na drug raid using NOAR. Sabi ko, kabubuhan to ha, parang hindi yan totoo nga ako kaya sinerts ko. So, nabasa ko yung articles from Rappler, Philippine Daily Inquirer, yung mga website yon, yung website ng Inquirer, Manila Bulletin, yung mga yan. Tapos may sa Philippine Daily Inquirer website, may mga videos doon, statements niya lahat. Binasa ko lahat yun. Then I've read several articles from different websites. I think more than 10 websites lahat yun. So more than 10 articles yung nabasa ko. And I've watched more than 5 videos of statements from Bongo, Lenny Robredo herself, and Peter Alan Cayetano, yan, yung mga statements din nila na napanood ko. Then, wala talaga yung mga sinasabi sa Facebook na binanggit daw ni Lenny. Alam, minsan ang mga netizens natin sumusobra na eh. Hindi kaya nila alam na pwede silang kasuhan ng illegal possession of ugly face. No. Eto na naman tayo sa ugly face eh. Pwede silang kasuhan ng libel or cyberbullying or pwede rin silang kasuhan ng unjust vexation. Diba? O pwedeng pagsamasamahin. Dahil nga paninirang puri yung mga ginagawa nila. Dinideform nila yung pangalan ng isang tao. Diba? Yung morality, yung dignity ng tao. Though, totoo namang bobo siya, eh, wag namang exaggerated yung mga yung mga pahayag natin tungkol sa kanya. Alam na nating bobo talaga siya, eh wag na nating i-exaggerate. Diba? Wag na tayong mag-issue ng mga statement na hindi naman niya talaga sinabi. Sabihin na lang natin yung mga kabubuhang pinagsasasabi niya, wag na nating dagdagan, diba? Well, anyway, ano ba masasabi ko? Wala na akong masabi eh, kasi sa totoo lang, nangingit-ngit ako sa kanya. Eh, hindi naman talaga siyang vice president eh. Yeah, that is according bro to the Constitution and Bellos of the People at Asambayan ng Pilipino ng Republika ng Pilipinas known as the local government code of 1991, Article 3, Section 4, it says there sa paragraph 4 and second sentence, it says there, bahala ka na hanapin mo yung sinabi ko. Well, according sa aking paniniwala, hindi talaga siyang vice president ng Pilipinas. Though, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko na nasubaybayan yung recount eh. Though, pero marami akong nababasa na tsaka naririnig na nagsasabing nanalo na si Bongbong Marcos. May decision na raw. Pero may decision na, bakit taas na pa rin siyang nakaupo sa akin, di ba? Siguro wala pa lang talagang decision. And I also heard na parang nag-decline na si Bongbong Marcos kasi malapit naman nang matapos ang termino, lalaban na lang siya ulit. Parang ganun. Na total next if my memory serves me well, parang nabasa ko yata na next election wala nang hindi nagagamitin yung mga focus machine ng mga smart magic. Yan, focus machine ng smart magic. Hindi na yata gagamitin. I think back to manual tayo if I'm not mistaken. Parang ganun yung gusto ni President Digong. Hopefully, totoo kasi bagay sa manual counting kasi matagal and also pwede pa rin dayain. Kaya lang, pandaraya kasi sa
Ang pandaraya kasi sa manual counting, mahalata mo, pwede mong bantayan. Ang pandaraya sa Smart Magic, kailangan mong mag-hire ng mga hackers. And do you know how much will it cost for the hacker's salary? Kung ako yung i-hire nila, hindi ako papayag na tumanggap lang ako ng 1 million. Very risky yung trabaho ko, pwede ako mamatay doon. So, if they will give me 1.5 siguro, pwede na. Basta dun lang sa counting ako mismo sa trabaho. Pero kung at straight yung gagawin, talagang magbabantay lang ako, hindi ako yung so titirada ako, wala. Mga nasa 5 pwede pa. And they will provide me the equipments and tools I need. If I ask, give me signal jammer, give me stable internet, high speed, connected via satellite, hindi dadaan sa Globe or something na mga internet providers natin dito na mga Globobo tsaka Smart Broken. Yan. Wala yan. Kailangan connected ka via satellite para mabilis. Kasi kung mabagal lang internet mo, and then gagamit ka ng packet sniffing para ang atake mo ay man in the middle attack using packet sniffer. Tapos connected ka lang sa Globe. My goodness! Diyos mio, Santa Barbara, Santa Ana, Mariano, Garapon. Hindi obra. Naisend na nila lahat. Naisniff mo nga yung packet, nakuha mo yung data, pero naisend na yung data. Hindi mo na-stop, hindi mo may stop kasi habang nagsesend sila, ini-sniff mo, dapat sabay yun. Nag-i-sniff ka, binablock mo yung data doon. Then, edit the data as fast as you can. Kailangan niya dapat mayroong automated script na mag-i-edit na ng data. So, once na naharang yung data, edit the naharang mo yung transferring as yung packet na sniff mo. Kaya sniffing, eka nga yung sniffing is yung amoy. Yan ang inaamoy, parang mga asong umaamoy. Aamuyin mo kasi yung data. Once na naamoy mo yon, alam mong nandun, kunin mo. Yan, yung packets. But once na na-sniff mo yung packet, yan yung sinasabi naman dun sa kanon. Sniping daw, sniping. Sabi, bobo ng mga to. They are calling themselves hackers, pero hindi nila alam yung tamang term. Sniping daw yung pagkuha naman ng mga IP address ng mga gumagana ng VPN naman gumagana ng Globe subscribers. Kukunin nila yung IP address, yung MAC address para ilagay dun sa hindi na gumagana, sa deactivate naman din para gumana ulit. Sniping daw. Sniping, bobo nito. Sniffing ang tawag doon. Sniff, from the word sniff, yung amoy singhot. Yan. Tatawa nga rin ako sa kahit mga technicians at mga programmers ngayon, ang tawag nila, flash, yung magpa-flash ka ng ROM. Flash drive, yan. FLA daw, FLA. But the original term, it's not actually flash na FLA, it's flash, FLU. Okay, flash drive. Flash the ROM, flash, parang sa flash ng one. Ibig sabihin ng flash is wash out or ayun, bigla ang one. Bigla ang bigay, parang ganun, flash. It's not FLA, it's FLU. Pero sa ngayon, wala na eh, nakubera na yun. Hindi na ginagamit ngayon yung FLU na flash kasi nga yung karaniwang mga hackers, ay mga programmers, tsaka mga technicians, bobo, hindi inaalam yung talagang terms. Then, hindi nila alam yung flash na FLU. Ang na alam nila, ang common kasi na babasa, naririnig nila yung FLASH. So, yun na yung ginamit nilang term. So, ngayon, try mong magtanong sa mga programmers na conventional programmers. Sabi nila, flash talaga yun, hindi FLU. But the original term is FLU. Parang ganun din. Parang ganun din sa hacking. Parang ganun din sa politika. May bobo, mayroong hindi. May matalino. Yung matalino, hindi pinapansin. Kasi nga, pagka matalino ka, talagang i-impose mo yung tama.
pupunahin mo yung mali nila. Sasabihin nila sa'yo, ah, wala na, sumobra na galing yan. Overstudy na yan, sobra galing yan. Diba? Parang iniinsulto ka. At ang umiinsulto sa'yo, yung mga bobo, diba? Grabe. Ayoko na sa earth. Ayoko na sa earth. Imagine, kapag ka talagang magaling ka, gusto mong, you want to make things right, i-straight mo yung pagkakamali nila. Yung mga lahat ng bobo magkakampi-kampi yan para insultuhin ka, ipaba yung mo. Sabi nga ni Albert Einstein, si Albert Einstein ang nagsabi nito. Sabi niya, fools will drag you down to their levels, then they will beat you with experience. Diba? Ito nga naman, tama si Albert Einstein. They will drag you down to their levels and then they will beat you with experience. Siyempre, doon sila sanay eh. Experience na nila yun. Kumbaga experienciado na sila doon sa level nila. Ikaw naman di ka sanay sa mga ganung level. Kaya nga karaniwang sabi na, sinasabi sa atin na hindi kayo magka-level niya. Kung ibaba yung level mo doon sa level niya, hanggang doon lang siya. Pero mukhang medyo napalayo na tayo sa topic eh. Kung ano yung unang topic natin kanina nung dinimanda ako ng illegal possession of cute face. Naks! Kapal mo! And then, ito nga, si Ginang Robredo, inaccept na yung task na iniatang sa kanya ni President Rodrigo Duterte. As the co-chairman of ICAD, the anti-illegal drugs war of administration. Ayun, and then nabanggit na rin natin yung mga hoax infos na kumakalat sa Facebook, which is hoax naman talaga yun. Alam naman na nating bobo yung tao, eh wag na nating pasamain pa. Hanggang doon na lang, sa bobo siya, ganun na lang. Wag nang dagdagan pa. Okay, so mga kaibigan, hanggang dito na lang muli at hiling ko ulit, please click subscribe button, then hit the bell notification icon, and click nyo yung all para nasa ganun maging updated kayo sa mga videos and mga puna, kuro-kuro at pagbatikos ng inyong lingkod si Mang Squad Bulario. Actually, daily tayong nag-upload ng video. Araw-araw yan nag-upload tayo. And for or sometimes, twice a day, minsan tayo nag-upload. Kapag mayroong biglaan tayong biglaang issue or something na biglaang maisip natin na kailangan may upload, i-upload kagad natin yan. So, please click subscribe and hit the notification or the bell button para nang sa ganun maging updated po kayo. So hanggang sa muli mga kaibigan, narito pong muli ang inyong abang lingkod. Si Mang Squad Bulario, nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Pangit man at dukha sa tingin, talagang pangit pa rin. Yan. Okay, bye-bye!